3 years na trainee, 3 years SSW, slash regular employee ng company niya ngayon, slash sports car owner. Kung hindi ka ba naman may inspire sa kwento na to, hindi ka basta-basta magkaka-sports car ka dito sa Japan kung wala kang hawak, like wala kang mga network, mga pamilya. Ito, mag-isa lang talaga to. Talagang, ano. Ganun pa rin. Sa no. Interview. So, balikan muna natin yung naging start ng buhay mo. Kung paano ka naging, ano, kumbaga, paano ba nagsimula? Paano ka nagsimula? Paano yung mga struggles mo muna bago ka nakapag-Japan? Gusto kong interviewin tong taon to kasi ubos na yung bilib ko dito sa taon to eh. Kanina pa lang nag-uusap kami, ano. Kumbaga mixed feeling eh, na nagugulat ako na meron yung super proud ako sa kanya. And then, siyempre, kapag kami mga tao na mga ganito, dapat sinishare natin yung, kahit na hindi naman buo, no? Hindi naman buong detalye kasi may mga detalye rin na hindi dapat i-share, di ba? Pero, gusto ko lang ma-inspire din yung ibang tao dyan, lalo yung mga trainees out there. Ate, nung magkasama pa kami sa work, or hindi naman yung magkasama sa work, kumbaga, pag may inaasikaso kami, may sinishare siya sa akin, sinishare niya kung paano siya nakatambay lang sa Pinas dati. Tapos, struggling, parang walang direction, and ewan, na-share niya rin sa akin yung past love life niya. Ngayon, siya na yung may ano talaga, may hawak ng handle ng buhay niya. Kumbaga yung handle na ganito ha. So, ito na. So, simulan muna natin, no? Asa ba ka nagsugod, Nick? Saan ka ba nagsimula? So, yun yung background niya ha. So, from trainee, 3 years ka naging trainee. 3 years. Then, SSW, ilang years na? Pang ilang years na ngayon? 3 years. Magta 3 years na SSW. 3 years na trainee, 3 years SSW, slash regular employee ng company niya ngayon, slash sports car owner. Kung hindi ka ba naman may inspire sa kwento na to, hindi kasi basta-basta magkaka-sports car ka dito sa Japan kung wala kang hawak, like wala kang mga network, mga pamilya. Ito, mag-isa lang talaga to. Talagang, ano. Ganun pa rin. Sa no. Interview. So, balikan muna natin yung naging start ng buhay mo. Kung paano ka naging, ano. Kumbaga, paano ba nagsimula? Paano ka nagsimula? Paano yung mga struggles mo muna bago ka nakapag-Japan? Siyempre, ano, broken-hearted ako eh. Hello? The buzz. The buzz. MMK. Nag-graduate ka ba ng college? Hindi ako nakagraduate ng college. Okay, guys, ha? High school graduate ako. Okay. Tsaka, wala talaga akong alam sa pagmimekaniko. Bago ako nag-Japan, wala. Niyunggo, wala rin. Wala akong, kumbaga, hay, tsaka wakarimasta lang. Ganun lang. Pero doon tayo sa simula talaga, wala naman talaga akong wala talagang direction yung buhay. Doon lang pabigat sa pamilya. Tapos nagka-love life. Eh pagka nun na broken hearted, doon ako yun nga. Tsaka nung umupo si Duterte, yun isa din sa dahilan niyan. Bakit? Tinigil mo na? Tinigil. Sa bagay, gumawa naman tayo lahat dyan eh. Oo, syempre. Lahat. Experience lang ba para hindi maano. Eh yun, nung pagkaano talaga, yun talaga yung number one, yung broken hearted ako. Nung broken hearted ka, naisip mo mag-abroad? Wala talaga. Yung ano ko lang. Kumbaga yung nanay ko lang nag-ano sa akin, nag-post talaga. Number one talaga yung nanay. Nag-post sa akin na ganito, ganyan. Swerte din kasi yung pag-apply, ano agad, tanggap, tapos, yun. Nagsimula ako sa Padada, sa Davao. Digos ba yan, Padada? 4 months din ako doon. Yun nga, may exam. Ilang beses din nabagsak. Katapos ng 4 months, lumipat ng Laguna. 6 months din kami doon sa Laguna. Ano naman doon, skill tsaka ano, language. Ang sa Padada, ano lang, language. So, all in all, nasa isang taon din ang ginugol mo bago ka nakapag-Japan. Oo. So, fast forward tayo. Nakapag-Japan ka na. So, 3 years na yun. Kamusta yung 3 years na experience? Grabe din yung ano, kung mahina lang talaga loob mo. Kung siyempre ako, ano talaga ako, ambisyoso ako. Malaki talaga ano ko, pangarap ko. Doon pa lang sa 3 years na yun, kung mahina talaga yung ano mo, loob mo,
talaga uuwi ka ng Pilipinas, hindi ka mag-i-extend. Siyempre, yung sahod mo, basic. Yung overtime mo, di ka naman pwedeng mag-overtime talaga na overtime kasi training nga, bawal yung over. Bawal, oh, may limit, di ba? Every yun, month, tapos, hindi, kumbaga, tsaka bawal, di ka pwedeng kumuha ng menkyo kasi bawal nga yung visa mo, training. Menkyo means, ano, driving license. Oo. Oh. 3 years. Grabe din yung sakripisyo ng 3 years ko. Mm. Tapos nung pagkatapos ng 3 years, kahit ako nagtaka ako eh. Kasi yung mga ibang kaibigan ko, bakit hindi sila makaano ng SSW kasi kailangan ng Prometric, kailangan mag-exam. Eh sa akin din naman ako nag-exam ng Prometric talaga. May government exam lang kami. Yung sa 3 taon pagkatapos ng 3 years mo, kailangan mag-exam ka ng government exam. Yung pamasa naman, pagkatapos nun, SSW, ang bilis lang nag ano, SSW. Sa awa ng Diyos, magti 3 years na ako. Ah, 3 years na ata ako SSW eh. Kasi mag-i-ensure na ako ng ano. Encho means extension. Extension na. Sa January, January 1. Okay, 3 years na, no? Ano ang kaibahan ng trainee sa SSW? Ang trainee kasi, di mo magagawa yung... Oh, magagawa mo yung gusto mo. Lalabas ka, gagala ka. Oo, syempre. Andun tayo, pampaano ng stress. Kaysa SSW kasi, yung SSW kasi parang... sa akin lang ha, parang working visa na rin siya. Actually, oo. Working visa na rin working naman siya. Working visa, oo. Yung SSW. Pero yung 1, medyo may limit lang. Pero sa 2 naman, sa ano two, talaga wala. Oo. Tapos yung sa trainee kasi, daming bawal kang mag-overtime. Pwede naman siguro mag-overtime, kaso limit talaga. Tapos, okay, yung sahod doon tayo sa sahod. Yung sahod naman, basic. Dati, sa sahod lang ako, 12. Trainee. May mga bawas pa yan. Sa SSW? Sa SSW naman. Malayo? Malayo. Ang laki ng ano, ang laki ng agwat talaga, sensei. Sa sahod. Tapos yung overtime. Ang laki talaga. Tapos... mga ito, times 2, ganyan. Times 3, sensei. Oh, mga wow. Tapos yung sa trainee, wala kaming bonus. Hindi kami makakatanggap ng bonus. Pero nung pagka-SSW ko, sa 1 taon, 2 beses kami nakakatanggap. Hindi naman din sa pag-ano, pero malaki din. Ang laki talaga bonus. Oh. Actually, hindi niya gustong i-mention, pero kanina, minention niya sa akin magkano yung bonus niya. Ang laki, sobra. Ang laki talaga. Baka kasi pag sabihin ko on cam. Siyempre na baka... baka ano ba, siyempre. Baka ma-misinterpret ng iba, no? Oo. Kagaya nung dati. Pagkasabi ko sa sahod ko, hindi lang yun. Mas malaki pa sa sinabi ko sana. Yung sahod ko. Siyempre, di naman lalaki yung sahod mo kung hindi ka nagagambaro eh. Siyempre, para lalaki yung sahod mo, gagambaro ka. Dapat magsikap ka rin. Magsikap ka. Tsaka importante, masaya ka sa trabaho mo. Amen. Correct. So, fast forward tayo ulit. Ito na, ang pinakahihintay. Ang sports car. paano ka na, ba't mo naisipang kumuha ng, well, yung pagkuha ng sasakyan, part na talaga yan ng tao eh. Lalo pag kailangan mo. Kasi yung sasakyan naman, hindi naman yan luxury eh. Or something na ipagmamayabang eh. Kasi pag wala kang sasakyan dito, ako siya eh. Kumbaga, paano ka pupunta? Paano ka mamamalengke? Bike? Oh, magbabisikleta. Paano ka gagala? Magtitrend palagi. Kaya, ano siya, hindi lang siya luxury, kundi necessity na talaga yan. Pangangailangan, isa sa pangangailangan na talaga ang sasakyan. So, basic na nakukuha ka ng sasakyan. Pero pag kukuha ka ng sports car, ibang level na yan. Ano yung naging motivation mo? Ang sa akin naman, nung una talaga, yung, kumbaga doon tayo sa license, hindi naman sana ako kukuha ng license eh, syempre. Hindi naman ako ano dito, yung tawag doon, long-term visa. Hindi ko naman alam kung... pwede o hindi? O, hahawakan pa ako ng kaysa, i-renew pa ako ng kaysa. Okay. Nagtanong ako sa ano ko. Sa Kojo Chokosano company. Yung Kojo Cho naman means yung head ng ano ng branch or ng factory or ano man, workplace. Nagtanong ako na, kung kukuha ko ng license,
baka pagkakuha ko, hindi ako i-renew ng kaisa, sabi ko. Sabi ko, ano hindi ano basta hangga't kaya mo magtrabaho, hindi ka namin bibitawan, sabi. Siyempre, di naman ako doon nagbabase sa sinabi sa akin. Siyempre, nasa sarili ko yan eh. Na, siyempre, kukuha ko ng license. Kailangan kukuha ko ng license, mag-ano ako sa kaysa, magsisikap ako magtrabaho. Para, yung pagsisikap ko, makikita ng ibang tao, makikita ng mga kasama ko doon, ah, ito, ano to sa trabaho? Pagtatanungin, pag yung pinakabos, ano ba dyan yung trainee dyan? Okay ba? Okay yung ano trainee dito? At least, magugustuhan nila yung ano ko, yung kumbaga paano ako magtrabaho. Performance mo. Performance ko. Hindi nila iisipin na, ay, hindi na kailangan to. Iranay na to. Pauwi na to ng Pilipinas. Ganito, ganyan. Doon lang naman ako natatakot eh, na baka pagkakuha ko ng ano, biglang putol yung visa ko. Uy, ang Pilipinas. Sayang yung ganyan. Ano ko. Hindi magagamit. Pero okay naman, sa awa ng Diyos, nakakuha ako ng license. Pero gabi din pinagdaanan ko. Kasi nung sa nag-exam ako ng Karimen. Karimen naman is yung probi na ano. Yung first na before ka makakuha kasi ng lisensya na final, meron yung yung final na license mo, meron mo na yung meron din sa atin yan, di ba? Yung 3 months na probi ba yan? Student permit. Ah, student permit parang ganyan, oh. Nag-exam ako ng student permit. Eh 90 yung passing. Yung kuha ko 88. Oh. Isang ano lang. One tapos take, bagsak ako. Bagsak ako nung unang exam ko sa Karimen. Ay, yung written. Written, ah, okay. Sa driving naman, walang problema kasi nagda-drive naman talaga ako. Nasa written lang, bagsak ako. Isang ano lang talaga, isang kembot na lang, papasa na. Ah, so yung passing grade is 90, nakuha mo 88. Okay, 88. Okay, go. Tapos bagsak ako. Nung paglabas ko, pagpunta ko sa parking area, yung bisikleta ko ninakaw. Grabe, no? Oo, bagsak ako ha, tapos yung bisikleta ko ninakaw. Yung magandang bisikleta mo? Oo, yung ano ko. Maganda ng bisikleta nito eh. Ninakaw, tapos sabi ng ano doon, sabi ng ano tawag sa tene doon, yung tao doon sa loob ha. Ah, okay, oo. Yung worker doon sa loob, oh. Sige na lang, gano'n na lang, oh. Sinabi ko, wala namang camera daw doon. Ah, okay. Sabi, tatawag na lang sa police. Sabi ko, wag na lang kasi syempre pag police, minwaksay kasi daming tanong, Hindi na ako nagano. Mabala pa ano. Umuwi ako. Putang ina, biglang umulan. Grabe talaga yung araw na yun. Grabe talaga malas ko. Doon pa lang. Pero hindi ko naisipan na ano, give up. Wala sa ano kaya, wala sa vocabulary ko yan ng give up. Bagsak ako, ninakaw yung bisikleta ko, umulan pa, naglakad lang ako. Kasi di ako nagpasogi. Kasi may sogi sila eh, may sogi sila. Sogi, ano, ko, sundo. Naglakad lang ako, para, siyempre bagsak ako, masakit. Kulang na lang background music. Kung wala ka na. Tapos, 1 week, pagka ano nun, nag-exam ulit ako, yun, sa awa ng Diyos nakapasa. Doon ako nag-training ng ano for professional license na honmen. Doon tuloy-tuloy na. Okay. Nag-exam ako ng driving. Pasa agad. Nagpa-schedule ako ng honmen for written sa Hirabari. Ang Hirabari mga 2 oras biyahe. Hindi lang isang train da sasakyan mo. Ang sa akin kasi yung sitwasyon ko, kasugay, papuntang Hirabari pa. Tatlong sakay ata ako, apat. Pang-apat yung bus. Ang layo, dalawang oras. Tapos weekdays yan, di ba? Weekdays. Grabe. After ng work mo? Hindi, nag-yasumi talaga ako. Ah, okay, mabaganda. At least binigyan ka ng off. Exam ko sa honmen, yung birthday ko, July 31, nag-exam ako. Yung main na ano na talaga, license? Yung main talaga, oo. Alam mo yung bagsak, bagsak na naman ako. Yung nabagsak mo ulit yung honmen? Oo. Yung final na exam? Yung final na exam. Yung kuha ko nun parang 88 atay. Isa lang talaga yung ano ko ba?
isa talaga para makapasa. Hmm. Bagsak pa. Ay, doon ako, parang, naano ko na ba, na parang, grabe. Iniisip ko na, parang di pa siguro sa akin to, ganito, oh, ganyan. Siyempre, ano tayo sa nanay, ganito. Siyempre, yung nanay, mag-ano yan sa'yo, magsasabi, ganito, ganyan. Di lahat ng gusto natin, makukuha natin agad. Pag kailangan ng ano yan, time. Correct. Patience. August 8 ako nag-retake. Noon sa awa ng Diyos, pumasa na agad. Nung pagkapasa ko. Wow. Siyempre, alam mo yung bago ako nag-exam, talagang gutom na gutom ako eh. Tapos nung nag-exam na ako, nung pagkatapos ng exam ko, talagang ano na ako, positive na, kumbaga hindi na ako kinakabahan ba na babagsak. Kasi alam ko sa sarili ko, papasa ako. Yun nun, pagka ano, may malaking screen sa loob, doon nakita ko yung bango ko, yung number. Pag lumaba, no, pag labas ng ano ko, ng number, alam mo yung gusto mong sumigaw, pero siyempre, mga ano yun, mga Japanese, siyempre nakakahiya. Pero yung lang kamay mo, napapaganong ka na yung, yung dibdib ko, parang sasabog sa ano ba, sa saya. Actually, sa iba, no, baka hindi nyo ma-imagine yung kung paano, gaano ka-intense ang pagkuha ng lisensya dito sa Japan. Promise. Mahina talaga yung loob mo. Oh. Talagang gi-give up ka. Parang ganito. Ako, ganun din. Bumagsak din ako first time. Pero the second time, wala. Ano na. Tuloy-tuloy na. Pero yung sakripisyo kasi, no? Sakripisyo. Grabe yung sakripisyo ko. Nung pagka... Oh. Kasi yung sa main... Yeah, sa license ko naman, 3 months. 3 months kasi pinili ko. Kasi may trabaho ako. Oo. Magtatrabaho ako, pagkatapos ng trabaho, diretso ako sa school ng ano, license. Tapos minsan, di ako nag-overtime. Hanggang 6 lang ako kasi yung schedule ko, 6:40. 6:40, tapos yung trabaho ko hanggang 6. Pagkatapos ng trabaho ko, diretso na ako, magbabay ko niyan, ano, 30 minutes. Diretso na, wala nang bis-bis yan. Diretso na sa ano. Tapos sa loob, magdadrive ka lang naman. Tapos, yung sa ano, yung sa, doon lang ako sa, doon tayo sa ano, sa language. Kasi, English yung in-exam ko, pero yung explanation nila, Japanese. Oh, yan pa. Ito, totoo to, real talk tayo. Habang nagtuturo yung sensei, eh siyempre, yung Japanese language, Nihongo, eh di naman natin, sa akin lang kasi hindi naman ako nakakaintindi talaga ng Nihongo. Nakakaano lang. Kumbaga survive pa rin kasi survive pa rin. Hindi mo naman magagawa yung trabaho mo kung hindi ka marunong eh. Grabe din, grabe yung sakripisyo ko sa 3 buwan. Papasok ka ng ulan. Uuwi ka ng ulan din. Mahirap. Lalo na pag ano, winter. Pag winter talaga, papasok ka ng umaga. Oo, yan pa. Malamig. Tapos pag-uwi mo ng gabi, for example, mahaba-haba yung overtime mo, uuwi ka ng 11, alas 10. Alam mo yung sarap na ng bike mo, tapos biglang ulan, ang lamig pa. Grabe. Na-imagine ko talaga lahat ng mga ano mo, kung paano mo siya nakuha. Kasi hindi basta-basta dito eh. Doon ako kumuha ng lakas na pagsisikapan ko talagang makuha yung ano ko, license. Yeah, nakaka-proud, nakaka-inspire. Nung pagkakuha ko ng license, doon naman tayo sa sasakyan. Yun. Yung una talagang gusto. Sports car. Yung talagang kunin na sasakyan, Nissan El Grand. El Grand, ba't malaki? Yun yung, kumbaga, ano ko lang ba? Pambarkada, ganun. Hindi, imagine ko lang na pag papapasyalin ko yung pamilya ko dito. Ah, correct ko. May sasakyan. Tapos syempre bago ako bumili, pa-advise ako sa mga tropa ko din mga hapon. Eh sa yung yun nga, sabi sa akin, bibili ka naman lang ng sasakyan, ikaw lang naman mag-isa, tapos yung pamilya mo, hindi naman zuto dito. Bibili ka lang ng gusto mo talaga ng sasakyan. Kasi may marami namang renta daw, renta car. Oh, marami naman dito. Pwede ka naman makapag ano ng renta car pag pupunta pamilya mo dito. Mag-renta car ka, ganyan. Doon ako nag-ano. Tapos yung second option ko, Nissan Infiniti, yung parang wow, two-door din, sports car. In-advisean din ako. Kasi yung engine nun, 3.8. Diesel, tapos ang laki ng sasakyan. Siyempre, pag malaki yung makina, mahal talaga yung hukin, mahal talaga yung insurance. Actually,
maganda sa iyo, no? Kasi ang mga nag-advise sa iyo, yung mga kasama mo rin sa trabaho. Oh. Eh, mechanic to eh. Kaya yung mga opinion ng lahat ng mga nag-advise sa iyo, talagang ano? Tinipon ko. Oo, then? Yung sa huli naman, yung boss-bossan ko sa Kaisha, wala talagang masabi doon, mabait talaga. Humingi ako ng ano, yung advice. Eh, sabi niya, kung maglalabas ka ng malaking pera, bibili ka man lang ng sasakyan, bilhin mo na yung gusto mo. Kasi, kaya mo naman eh, pagtarabawuan mo naman yan eh. Doon ako na ano, doon ko naisip yung 86. Wow. Yung Toyota 86 talaga. Kasi sabi, kung bibili man, kung maglalabas ng malaking pera, siyempre doon na tayo sa talagang dream natin. So, kung yun, hindi mo man ma-mention magkano na yung sahod mo ngayon at magkano yung bonus mo ngayon, pwede mo bang i-mention kung magkano yung halaga ng sasakyan? Yung sasakyan ko pala is Toyota 86 GT 2017. Kulay blue. Yung Toyota 86 ay hindi nakakaalam. Two-door. Pa sports car talaga siya. Pang ano talaga? Pang chicks-chicks. Pang... kumbaga may sasakyan sa Pilipinas, yung mga mayayaman. Ako, hindi ako mayaman. Ambisyoso lang ako. Doon tayo sa... Hindi ka magkakagano, hindi ka ano eh, mayaman eh. There you go. Tapos doon, nung bago ako bumili na, bago ko nabili yung sasakyan na yan, nag-apply muna kami ng ibang kurumayasan, kumbaga ibang bilihin ng sasakyan. Yung ano naman, kulay itim. Eh, nung pag-apply namin, wala pa akong license noon. Kumbaga, inaantay pa one week before. Parang isang ata ako noon eh. Pero wala pa akong ano, nag-a-apply lang kami, kumbaga advance lang ba. Eh, nung unang take ko, bagsak ako eh. Siyempre, yung kurumayasang, lumagpas na kami sa, kumbaga, one week lang binigay sa amin na ano, na araw. Kung hindi namin mapapasa yung license ko, mawawala na yung ano namin, kontrata. Kumbaga, may ano na kami, pirmahan kami nun ba? Eh, bagsak ako, siyempre, matagal. Ah, okay. One week pa. Oo. Doon, cancel na yon. Pasalamat lang din ako na cancel na yon. Mura din yon kasi, ano yun eh, 98 ata? 98 lapad. Mura lang kasi. Mga half million, ganyan. Tapos mag-down ako ng 30 lapad. Yung buwan, ang buwan ko noon, mga nasa Itsima, isang lapad. Oh, 10,000 yen. Haseng. Okay. 8,000 yen, mga... 3,500 pesos siguro ganun. Tapos yung model na yon ano yon eh. Toyota din GT pero 2013. Ah, medyo lumang na model compare dito sa ano mo ngayon. Compare sa ito. Then? Tapos buti na at nag-cancel. Pag nung na-cancel na yon, naghanap kami. Naghanap kami ng ibang bilihan ng sasakyan. Ay, nakita namin dyan, malapit lang pala. Nung pagka unang kita ko talaga. Pero bago namin pumunta dyan, nagtingin kami sa internet. Kasi dito sa Japan, makikita mo yung ano eh. Actually, yung kung sa tawag doon, GoNet. Yung ano ng sasakyan, parang auction. Maraming mga ganyan. Nung pagkakita ko na yan, blue po, ang ano. Pero bago ako, kasi ako di ako tumitingin sa lapang labas eh. Di ako tumitingin sa interior, exterior. Doon ako sa engine. Yung takbo lang is 3,000 sangmang. Apa. Yung mang solid na 'yon. Oo, yung Curie no, ano lang eh. Yung mang dito kasi pag umabot na ng ano ng 10 jumang ng ano, ilan ba 'yon jumang? 100,000 kilometers pataas, ano na 'yon eh. Ano na, tinatapon na ng mga Japanese eh. Siyempre, pagtingin ko sa internet, puta, ang ganda nito, ganyan. Siyempre, nakalagay doon yung mga ano eh. Ano yung Kuruma ba? Kung may Jiko ba? May, kumbaga, may mga accident ba ng record? May bangga yan? Naman siya. Nung pagkaano ko may bangga, pinunta namin. Nung pagpunta namin, tinignan ko lahat. Yung engine, yung baba. Wala naman siyang leak.
malinis yung makina, tapos pinaandar namin. Siyempre, mechanic to eh. Wala namang, kumbaga, komportable talaga siya. Pasado siya sa ano mo, standard mo. Oh, pasado talaga siya. Bago yung gulong. Basta ang ano pa, makikita naman natin mamaya yan. Sige, go, pakita. I-tour natin. Tapos nun, nagustuhan ko, pag sabi ko, ito na sensei. Bumalik kami sa opisina nila kasi betso yung ano nila eh. Separate yung parking nila tsaka yung opisina. Nung pagpunta namin sa opisina, nilatagan ako dun sa computer ng ano. Ng ano ng sasakyan. Doon nakita ko, ganito yung model, ganito, ganyan. Tapos, doon ako na ano sa price. Kasi, ayan na, price, magkano? Nung hindi pa pasok lahat, yung mga tank, mga checking, mga inspection, inspection. Hindi papasok 146 kalapad. Basta imagine niyo na lang, 146 around ano na 'yan? 700. Oh, mga na 700. Oh, mga 700,000 pesos. Oh. 146. Hindi pa kasama yung inspection noon. Wala pa. Inspection na package, may mga ganyan 'yan eh. Oh, sige, go. Tapos doon ako in-explainan, ganito ganyan, pasok natin 'to, ganito ganyan. Amo umabot ng 170 lapad lahat. 170 lapad, mga 800,000. Kulang pa yun kung yung iba pinasok ko. Kasi kaya kung yung iba naman, di ko naman pinasok kasi. Siyempre, ako na lang mag-ano ba? Ako na lang, for example, maalam ka naman sa sakyan, no? Ako na lang mag-aayos. Ay, hindi naman, wala na mga aayosin. Kumbaga, maintenance. Maintain, no? Ako na lang mag-maintain. Tapos yung mga, yun nga, yung guwapo, pampa-choy sa sasakyan. Hindi ko na yun, ano. Ah, okay. Kaya ako na lang mag-ano, dahan-dahan. Wow. Yun nga, nung pag-apply namin, 2 weeks lang, hindi ako makapaniwala talaga, 2 weeks lang approve. Hindi, isang araw approve. Pero di mo naman malalabas agad yan eh. Kasi dami pang may paperwork, so. Sa mga 2 weeks. Actually, minsan, inaabot ng isang buwan eh sa'yo. Ang bilis, no? 2 weeks lang two kasi weeks, nung in-apply namin, August 8, nirelease August 23. Yung nag-mail na pwede nang ilabas yung sasakyan. Galing! Linggo yun eh, linggo. Galing, no? So, worth it lahat ng mga sakripisyo mo? Worth it talaga po. Tanong pag una kong sakay talaga, una kong drive talaga, di ako makapaniwala. Sarap ng himas. Oo. Sabi ko po, tangina, pangarap po lang to eh. Kumbaga, wala sa isip ko na bibilihin ko yan. Wala talaga. Kumbaga, dream ko lang. Kasi, sabi ko sarili ko, di ko kayang ano yan, di ko kayang bilhin yan. Kasi, mahal eh. Pangmayaman lang yan, sabi ko. Kumbaga, doon na lang tayo sa, ano, sa kaya ko. Tsaka, yung kanyang sasakyan, ano na lang. Dream na lang. Sabi ko. Noon nga yung, noon nga yung sabi ng boss ko, bibili ka ng sasakyan, maglalabas ka ng malaking pera, doon ka na sa talagang pinapangarap mong sasakyan. Pero bago ko bilhin yan, hindi naman basta-basta makakabili. Kasi, syempre, trainee ako, tapos, gaijin, kumbaga, foreigner ba, hindi basta-basta makakabili ng sasakyan. Sa awa ng Diyos, may isang tao talagang mabait talaga, simula nung una hanggang ngayon. Ganun pa rin, hindi, walang pinagbago. Siya na gano'n sa akin. Siya yung guarantor ko. Kumbaga, pag uwi ako ng Pilipinas, yung sasakyan po pupunta sa kanya, siya magbabayad. Oo, pag di ko magampanan yung ano. Kaya ganyan sa awa ng Diyos talaga. Kumbaga, ang gusto niya sabihin, ganyan na lang talaga ang binigay na tiwala ng boss niya sa kanya. And yan naman, makukuha mo yung tiwala na yan through hard work and syempre sa mahabang experience na rin na magkasama kayo sa trabaho, sa pinagsamahan ninyo. Kaya, so, bago tayo mag-tour yun sa ano, itour natin yung sasakyan niya, ano yung bigyan mo sila ng last message? Kasi, very inspiring to eh. Trainee, SSW, naging regular, ngayon regular na siya na employee ng company niya, plus sports car. Diba? Single, baka... Diba? Baka naman. Baka naman. Kaya, so, bigyan mo yung last message mo sa mga, kung sino mang nakakarinig nito, huwag kayong sumuko lahat-lahat na, and let's hear it from him directly. Ano ba yung message mo bago natin i-tour yung sasakyan mo dun?
as a trainee. Pag kung may pangarap ka, kung kaya mo nang maabutin, why not, 'di ba? Tsaka hindi lang tayo mag-aano sa swerte. Hindi tayo mag-aano diyan sa swerte kasi kung mag-aano tayo sa swerte, hindi tayo wala tayong gawa. Wala rin tayong mapupuntahan. Ganun. Di mawawala 'yan, hard work talaga. Tsaka number one, dasal. Dasal talaga. Kasi pagdadasal natin na ano, araw-araw tayo bibigyan ng lakas. Siyempre, number one na yung pamilya. Siyempre, wag lang magkasakit yung pamilya. Ay, yun yung lakas natin eh. No, wag ka lang titigil talaga. Wag kang hihinto. Pag hihinto ka, talo ka. Kawawa ka. Tuloy-tuloy lang. May pangarap ka, grab mo. Pag may opportunity, kunin mo. Kung anong meron, yun lang. Wag nating, kumbaga, pwede naman nating higitan, pero hanggat kung yun lang yung kaya, yun lang muna. Muna. Wag lang yung yan na lang, wag yan. Kasi ako, iba ako eh. Pag may ano talaga ako, may gusto ako. Pinagsisikapan ko yan. Kasi di natin makukuha yan sa dasal. Sa dasal, sa swerte, di natin makukuha yan. Kasi yung dasal tsaka swerte, pag walang gawa, wala rin. Kailangan mong kumilos para sa pangarap mo. Kasi yung pangarap ko, mataas talaga. Pero wala namang imposible sa taong nangangarap, sa taong kumbaga nagsisikap. Oo, yung pangarap mo, nag-aantay yan sa'yo. Pero bago ka makapunta dyan, step by step. Wow. Magsimula ka sa baba, wow. Paakyat ka. Wag lang yung sobrang taas. baka hindi ka na marunong bumaba. Ganun lang naman, simple lang naman talaga yung ano ko eh. Yung hangarin ko sa buhay. Makatulong sa pamilya. Yan, number one, makatulong sa pamilya. Kumbaga, mabibili mo yung gusto mo, yung mga needs mo. Yan nga, di nga ako makapaniwala na may, yan nga, sports car. Hanggang ngayon, nagda-drive ako, naiisip ko, putang ina, di ko. Dream come true. Oo, di ko in-expect na, ano, manda-drive ko talaga yan. Sa awa ng Diyos, binigay naman. Pero, siyempre, nakikita ng Diyos yan paano ako magtrabaho, paano ako magsikap eh. Wow. Wag lang talagang gi-give up kasi pag gi-give up ka, talo ka. Diba, no? Oh. So, thank you very much, Nick. Thank you very much, ha. Grabe, ano, basta hindi pa to ang ano, start lang to. Matagal kami hindi na nagkita eh. Simula nung hindi na ako nag-handle sa kanila, pero kung dati, ano din yun, kumbaga, break lang yun. 1.5 year din. 1.5 year din kami hindi nagkita. Ngayon na ano. Oo. Mga 2 years. So magkakasama naman kami. Magbabasketball tayo next time, di ba? Next time. Pag kaya, ano. So, let's proceed na sa pag-tour ng sasakyan na to. Ano? Tara let's. So, thank you very much, ha? Thank you very much sa time. Salamat, Sensei. Grabe, ha? Dito yung compartment. O, di ba? So, mechanic talaga siya, di ba? Kasi. Lapit yung nilipat yung bahay ko dito. Galing. Alright, so okay, ora. Ito naman. Pwede yung nagsasakay daw siya ng chicks dyan. Tatlo na para. Wow. Well, for the record, hindi ako marunong tumingin ng engine eh. Kaya, ano ba yung tinitignan kapag bibili ka ng sasakyan? Sa akin naman, iba-iba naman yung, iba-iba naman way ng tao taking. Sa akin kasi, yung number one talaga, leaking. Leaking? Oo, yung mga leak ng oil. Ah. Titignan mo yan sa mga, ano, yung mga may gasket sa ano. Ah. Sa engine. Tapos ito, titignan mo, kung may usok. Walang usok yan, alam mo naman Japan. Tapos dito, titignan mo kung may calcium. Ah, at least ano, may advantage ka. Alam mo kung paano tignan yung makina ng sasakyan, no? Matigas lang. Bagong-bago lahat, no? Baterya, bago. Thank you. Thank you very much, Alet. Grabe. Ano, grabe. Ano, wala, ubos ng bilib ko talaga. Bye-bye! Salamat kayo! Salamat, Sensei.
ingat, sensei. Okay, thank you, thank you din. God bless, Nick. Padayon sa pagkamayang tao. Itakit sa tao. Maraming yun na yung mga kanyot. Oh, investment dito na. Okay, bye-bye, Nick. Say bye. Say bye dito. Bye-bye. Salamat sa time, Nick. Bye-bye. Ingat, 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 ingat. Okay.